Magandang araw sa inyo. It's another tutorial for Physics 1 at ang topic natin ngayon ay First Condition of Equilibrium. So, ano ba ang equilibrium? Ang definition nito, it is a state of rest or uniform motion in which there is no resultant force on a body. Ang ibig sabihin lang, no, para masabi mong nasa equilibrium ang isang object, dapat ang resultant force nun ay balance or equal para nasa state of equilibrium siya. This topic is application ng Newton's first law, which is the law of inertia. So, ang mga formula mo lang na gagamitin dito sa topic na to ay itong tatlo na ito. Okay? Dapat lahat ng summation ng forces ay equal to zero. At lahat din ng summation ng horizontal forces ay equal to zero. At lahat din ng summation ng vertical forces mo dapat ay equal din sa zero. Okay? Okay, let's answer some problem regarding this topic. So, sa problem number 1, as shown in figure 5.2, the tension in a horizontal cord is 40 pound. So, determine the weight of the monkey hanging on the beam. So, ito yung given diagram na pinasasagutan sa atin at ang required na hanapin natin ay yung bigat ng monkey. Okay? So, let's answer this problem. So, bago natin gawin yung buong formula, kailangan gawin muna natin yung pre-body diagram. Okay? So, yung tension to mo, ang direction dapat nito ay paganyan. Okay? So, dahil nakatagulid itong vector na ito, meron itong component, which is the vertical component and the horizontal component. Okay? So, ito yung vertical component niya, which is T. Okay? T to Y. Okay. So, T to Y. Okay? Tapos, ito naman yung horizontal component niya. And this will be your T to X. Okay? So, ang direction dapat ng T1 mo papunta dito para magkaroon ka ng tension. Kasi ang tension is a stretching force. So, para ma-stretch tong tali na to, dapat opposite ka dun sa direction ng T to X mo. Okay? Tapos, ang direction ng weight nitong monkey ay pababa. Okay? So, ito yan. So, ito yung weight. Okay? So, kung makikita mo, ang mga vertical forces mo lang dyan ay si T2Y at saka si weight. Tapos, ang horizontal forces mo naman ay si T2X at saka si T1. Okay? So, kung magsasummation tayo ng horizontal force, ito yun. Ang mga forces niyang sa horizontal ay si T1 at saka si T2X. Okay? So, kaya magiging T1, okay, that is equal to 40 dahil kaya siya positive kasi papunta siya sa kanan, minus kasi si T2X ay papuntang kaliwa, minus ng T2 cosine ng 50 degree is equal to 0. Kasi sabi natin, sa topic na ito, lahat ng forces ay equal sa 0. Okay? So, kaya naging T2 cosine 50 degree yun dito sa triangle. Kung makikita mo, itong T2X na to ay ito rin, yung adjacent side na to. So, kung makikita mo, dahil adjacent side siya, so gagamit ka ng cosine. Okay? So, magiging cosine theta, dito na lang natin ilagay, cosine theta is equal to adjacent. Ano bang adjacent mo? That is T2X. Okay? T2X. Okay? Over the hypotenuse, that is T2. Okay? So, kapag kinuha mo si T2X, magiging T2 cosine ng theta. So, kaya naging T2 cosine ng 50 degree. Okay? So, yung T2 cosine 50 degree, itatranspose mo sa kabilang side, ito yung lalabas na equation mo. So, we divide both sides by cosine 50 degree. So, para makuha natin yung value ng T2 mo. So, ang lalabas sa formula mo, T2 is equal to 40 over cosine ng 50 degree. At ang sagot na lalabas sa'yo doon ay 62.23 pound. Okay? So, ngayon, ang susunod naman natin gagawin ay mag-summation ng vertical forces. So, sa vertical forces, ang vertical force mo lang si T2Y at saka si W. Kaya, ang kalalabasan na equation mo pag nag-summation ka ng Fy, ito yun,
T2y minus ng W, kasi si T2y ay pa-upward, so positive, tapos si weight ay pababa, kaya minus. Okay, so ito yun, T2y minus ng W. Ang T2y mo ay equal sa T2 sine ng 50 degree pag ginamit mo yung Pythagorean theorem dito. Okay, so i-transpose mo sa kabilang side yung T2, yung weight sa kabila, dahil ang Fy mo ay equal sa 0 dahil nasa equilibrium. So ang kalalabas ang equation nun ay T2 sine ng 50 degree is equal to weight. So makukuha mo na ngayon si weight. So ito yung equation niya, T2 sine ng 50 degree. So yung T2 na nakuha natin kanina, which is 62.23 pound, isa-substitute natin dito sa equation na to, which is 62.23 sine ng 50 degree is equal to 47.67 pounds. Okay? So, mas madali dito mag-compute kasi lahat ng forces, yung summation ng forces ay 0. Hindi katulad dun sa Newton's second law, ang formula ng F mo ay laging may equal na MA. Okay? Okay, let's answer another problem. So, sa problem number 2, the object shown in figure 5.3 is in equilibrium. So, sa part A, find the normal force N in each case, and para sa part B, find the coefficient of the kinetic friction if the object is moving with constant speed. So, ang hinahanap sa problem na to ay yung normal force at saka coefficient of friction. Okay? Okay, let's answer this problem. So, bago natin masagutan ito, kailangan gawin muna natin yung pre-body diagram niya. So, ang normal force mo ay upward. Okay? So, this will be your normal force. Tapos, ang weight mo ay pababa. Okay? So, kung mapapansin mo, itong dalawang pwersa na ito ay nakatagilid. So, meron tong vertical component at saka horizontal component. So, ito yung vertical component, yung 200 newton na yan. That is, let us say, assume natin na y sub 2. Okay? Tapos, may horizontal component siya, which is x sub 2 naman. I-assume natin. Okay? So, kung mapapansin mo, itong vector din na to ay nakatagilid. So, meron din siyang vertical at saka horizontal component. So, yung vertical component niya, pababa. Kasi papasok tong arrow na ito. So, ito yung, let us say, i-assume natin na y sub 1 ito. Okay? Tapos, ang horizontal component naman niya ay papasok din. So, this will be x sub 1. Okay? So, these are the forces acting dito sa 500 newton na box na ito. So, magagawa na natin yung equation kasi nagawa na natin yung pre-body diagram. Okay? So, sa part A, sabi niya, find the normal force N. Okay? Hanapin daw natin yung normal force. So, ibig sabihin, para makuha natin si normal force, lahat lang ng vertical forces ang gagamitin natin kasi pa-vertical yung hinahanap nating force na yun. So, magsasummation tayo ng lahat ng forces lang sa Y o yung mga vertical forces lang. So, kung mapapansin mo, ang vertical forces lang dyan, si Y sub 1, si normal force, si Y sub 2, at saka si weight. So, dalawang pataas, dalawang pababa. Okay? So, kaya N, okay, normal force, positive kasi upward, plus ito, yung y sub 2 mo, kapag tinignan mo itong triangle na ito, yan, dito, siya ay opposite side. So, sine ang gagamitin mo. So, kaya ang kalalabasan itong opposite side na to pag hinalap mo ay 200 sine ng 30 degree. Okay? So, kaya siya plus 200 sine 30 degree kasi upward, kaya positive yun. Minus, ito, kung mapapansin mo, ito yung x sub 1 mo, yan, yan yung x sub 1 mo. So, mapapansin mo si y sub 1 ay opposite side din. So, ang kalalabasan nun, para makuha mo yung vertical component nitong 150 newton na to, that will be 150 sine ng 30 degree. Okay? So, kaya minus ng 150 sine 30 degree. Kaya siya minus kasi pababa. Minus ng weight, which is 500 newton. Okay? So, ito yun. So, itatranspose natin itong tatlong tawag dito, itong variable na ito sa kabilang side para makuha natin si N. Kasi sabi natin, lahat ng summation ng forces ay equal sa
0. So pag tinranspose mo tatlong variable na to sa kabilang side ng kalalabasan na equation na ito. So ang normal force mo is equal to 500 plus 150 sine ng 30 degree minus ang 200 sine ng 30 degree. Ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay 475 Newton. Okay? So doon naman sa part B, find the coefficient of kinetic friction if the object is moving with constant speed. So ang pinapahanap ay coefficient of friction. Ito. So para makuha natin si coefficient of friction, kailangan makuha natin si friction. Kasi ang formula ng coefficient of friction is friction over the normal force. So kailangan natin mahanap yung friction na yun. Since, kung mapapansin mo, itong object na ito ay tinutulak, tinahatak papunta sa kanan. So ibig sabihin, ang direction ng frictional force mo ay papuntang kaliwa. Okay? So, kapag magsasummation tayo ngayon ng horizontal force, lahat lang ng mga horizontal forces, that is x sub 2, x sub 1, at saka si F lang ang nakikita mong horizontal forces dyan. So, dalawang papuntang kanan at isang papuntang kaliwa. Kaya ang kalalabasan ng equation mo, x sub 1 plus x sub 2 minus ng F. Okay? So, si x sub 1, that is adjacent side. So, ang kalalabasan ng pag kinuha mo itong adjacent side dito sa triangle ng 150 Newton na ito, ang kalalabasan nun ay 150 cosine ng 30 degree. So, ito yun. Okay? Tapos, pag kinuha mo naman yung horizontal component nitong 200 Newton na ito, ang kalalabasan naman nun, dahil adjacent side din siya, magiging 200 cosine ng 30 degree. Okay? So, kaya siya plus kasi silang dalawa ay papuntang kanan. Minus ng F. Okay? Kasi papuntang kaliwa. Is equal to 0 kasi lahat ng summation ng forces ay equal to 0. So, itranspose mo yung F sa kabilang side. Ang lalabas sa equation ay ito. So, F is equal to 150 cosine ng 30 degree plus 200 cosine ng 30 degree. At ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay 303.11 Newton. Okay, so makukuha mo na ngayon yung coefficient of kinetic friction, which is frictional force over the normal force. So, isubstitute mo yung mga calculated data mo, which is yung F, that is 303.11 Newton over the normal force, yung nakuha mo kanina, which is 475 Newton. Ang lalabas na sagot sa'yo doon ay 0.64. Okay? Okay, let's answer another problem. So, sa problem number 3, the system shown in figure 5.4 is in equilibrium. So, what is the magnitude of the friction force on the 150-pound block? Okay, so ang pinapahanap sa problem nito ay yung friction dito sa 150-pound block na ito. Okay? Okay, let's answer this problem. So, sa problem number 3, bago natin masagutan ito, kailangan gawin muna natin yung free body diagram. Okay? So, dito muna tayo. So, etong 300 pound na ito ay may bigat. Okay? So, pababa siya. Let us assume na ito ay weight 1. Okay? So, ang tension niya ay upward. Okay? So, ang direction ng force mo dyan ay pababa. Okay? Kaya siya pababa kasi mas mabigat siya kaysa dito sa 150 pound. Mahihilay niya itong 150 pound papunta doon, tapos itong 300 pound mo bababa, papaba. Okay? So, dito naman sa side na to, ang direction ng tension mo ay papunta dyan sa direction na yan. Okay? Tapos, dahil yung pwersa nito ay papunta doon, so, yan yung F2 natin. Okay? Assume natin na F2 yun. So, dapat ang direction ng frictional force mo ay opposite dun sa applied force. Okay? So, ito yung frictional force mo. So, meron kang weight. Okay? Ito yung weight mo. So, let us say that weight 2. Okay? Tapos, ito naman direction ng normal force mo. Okay? So, kung mapapansin mo, kung babalikan mo yung example na ganito sa Newton's law of motion, so, gagawa ka ng Cartesian plane dito. Okay? Ayan. Kasi, para makita mo kung sino yung nakatagilid na pwersa. So, kung ito yung gagamitin mong Cartesian plane, ayan, itong cross na yan,
lalabas na itong weight mo ang nakatagilid na pwersa o na vector. Okay? So, ibig sabihin, meron yung horizontal component at saka vertical component. So, ito yung vertical component niya. Okay? Ayan. So, let us say that is W 2Y. Okay? Tapos, ang horizontal component niya ay ito. Okay? Dito tayo guguhit. Ayan. Kasi ito rin yun, yung guhit dito. Ayan. Okay? I-assume natin na yun ay W 2X. Okay? Ayan. So, yung theta, okay, ito yun, nandito. Yan yung theta mo. Diyan nakalagay yung wait lang. Ayan. Yung theta. Ayan. Okay? So, kaya dyan napunta yung theta mo. Kung babalikan mo yung example natin sa Newton's law of motion, guguhit ka dito. Itong 40 degree na to ay ito. Ayan, yung angle dyan. So, lalabas na itong theta na to ay mapupunta dito sa theta ng triangle dito. Okay? So, those are the free body diagram dito sa diagram na ito. So, pagpasensya nyo na kasi masyadong maliit yung diagram natin. So, gamitin natin. Dito muna tayo sa kabilang side para makuha natin yung tension. Okay? So, magsasummation tayo ng Fy. Okay? Ito yan. So, kung mapapansin mo, ang vertical forces lang dito sa side na to ay si tension at si weight 1. So, kaya ang kalalabasan ng equation mo, tension minus ng weight 1. Okay? So, ito yon. Tension, positive kasi upward, minus ng weight 1. Okay? So, ang weight 1 mo is 300 pounds. So, since nasa equilibrium ito, lahat ng summation ng forces ay 0. So, itatranspose natin ngayon yung 300, negative 300 pound na yun sa kabilang side. Ang lalabas na equivalent tension mo is 300 pound. Okay? So, dito naman tayo sa kabilang side. Okay? So, ang hinahanap natin dyan ay si friction. Okay? So, kung mapapansin mo, ang horizontal forces mo lang dyan ay si friction, si tension, at saka yung horizontal component ng weight, which is W2X. Okay? So, buburahin natin para makita mo yung diagram. Okay? I-redraw lang natin para makita mo ng maayos. Ito yung frictional force kanina. Okay? Tapos, yung tension mo. Okay? Tapos, yung weight, ito yun. Wait lang. Ayan, si weight. Okay. So, ang kailangan lang natin dyan ay yung horizontal component niya. Okay? So, yun si W 2X. Yun yung kanina nakadrawing sa free body diagram. Okay? Tapos, ito si W 2Y. Okay? So, hindi natin kailangan si W2Y kasi ang kailangan lang natin ay yung mga horizontal forces para makuha natin si F. So, kung mapapansin mo, okay, so yung theta kanina, nandito yan, ha? Diyan. Okay? So, ayan si theta. Nandiyan. Yung 40 degree mo. Okay? So, kung mapapansin mo, ang horizontal forces mo lang dyan, si tension, si frictional force, at saka si W2X. So, dalawang papuntang kanan, kung ibababa mo yung inclined plane, pupunta ng kanan ito, tapos papuntang kaliwa si tension. Okay? So, kaya ang kalalabasan nun, F plus W2X minus ng tension. Yun yung dapat maging equation mo. Okay? So, ito siya. So, summation ng horizontal forces mo, that will be negative T kasi papuntang kaliwa plus ng 150 sine ng 40 degree. Okay? That is equivalent to W2X. Okay? Ayan, yan si W2X. Plus ng frictional force mo is equal to 0. So, kaya nakuha ang 150 sine ng 40 degree yun sa triangle. Okay? Ito yung
dito ko na lang i-drawing. Okay, papahigain natin. Yan yung W2Y mo. Okay. Tapos, ito yung W mo. Okay. Tapos, ito si W2X. Okay. Yan. So, kung mapapansin mo, si W2X ay opposite side. So, kaya ang gagamitin mo ay sine. So, pag nag-sine theta ka dyan, sine theta, okay, sine theta, okay, is equal to opposite, that is W2X, okay, all over the hypotenuse, which is yung weight, okay. So, ang kalalabasan, para makuha mo si W2X, itong W na ito, makocross multiply dito sa side na ito, magiging W sine theta. So, ang W mo doon, that is 150 pound sine ng 40 degree. Kaya, naging 150 sine ng 40 degree ang equal ng W2X mo dito sa triangle na ito. Okay? So, para makuha natin si F, itatranspose natin si tension sa kabilang side at saka itong 150 sine 40 degree na ito sa kabilang side. So, ang kalalabas ang equation nun ay ito. So, F is equal to tension minus ng 150 sine ng 40 degree. So, substitute the calculated data. So, ang F mo is equal to, ang tension is equal to 300 pound minus ng 150 sine ng 40 degree. Ang lalabas sa sagot sa'yo doon ay 203.58 pounds. Okay? So, maingat lang kayo dito sa part na ito. Kasi dito yung baka makalimutan mong isama yung horizontal force ng weight dito sa part na ito. So, hindi na tayo nag-summation ng Fy dito kasi hindi naman natin siya kailangan. Ang pinapahanap lang naman ay si friction. So, kapag pinahanap si normal force dito sa 150 pound na to, magsasummation ka ng Fy. Okay? Okay, let's answer another problem. So, sa problem number 4, assuming the system is in equilibrium, find the mass of the signage shown in figure 5.5. So, the tension, the leftmost cable is 8 newton, 20 newton in the middle rope, and 25 newton in the rightmost rope. Okay? So, hinahanap ay yung mass nitong signage na ito. Okay? Okay, let's answer this problem. So, bago natin siya masagutan, kailangan gawin muna natin yung pre-body diagram. Okay? So, kung mapapansin mo, itong dalawang tali na ito ay nakatagilid. So, ibig sabihin, meron niyang horizontal at saka vertical component. Okay? Dito muna tayo sa left side. Okay? So, ang tension nito ay papunta dyan, pataas. Okay? So, ay assume natin na T1 ito. So, ibig sabihin, may vertical component dyan. Okay? That will be T1Y. Okay? T1Y. Tapos, may horizontal component siya. Okay? That is T1X. Okay? T1X. Ayan. Okay? So, itong nasa gitna, dahil vertical siya, so, ganyan lang siya. Wala siyang horizontal component. That will be T2. Okay? I-assume natin na T2 yan. At ang weight niya, nitong sine H ay pababa. Okay? Tapos, yung nasa rightmost na rope, nakatagilid din itong vector na ito. So, ang tension nito ay pataas din. So, this will be T3. Okay? So, ibahin natin yung kulay ng araw. So, ito, may vertical component. Okay? Vertical component. Okay? That will be T3Y. Okay? Tapos, may horizontal component which is T3X. Okay? So, T3X. So, yan lang yung mga pwersa na kaakibat dito sa diagram na ito. Okay? So, since ang binahanap ay mass nitong signage na ito, kailangan makuha natin yung weight kasi si weight, ang formula niya ay mg. Okay?
So para makuha natin si mass, dapat makuha muna natin si weight. Okay? So since si weight, so since si weight ay vertical force, so ang gagamitin natin ay summation lang ng vertical forces. So ang mga vertical forces lang na nakikita mo dyan, si T1y, si T2y, si T2 at saka si weight. So ibig sabihin tatlong upward force at saka isang downward force. So ibig sabihin ang kalalabasan ng equation mo pag nag-summation ng Fy, T1y plus T2 plus T2y minus ng weight. Okay? So ito yung magiging equation nun. So si T1y, para makuha mo, gagamit ka ng Sokotowa. Okay? So ang equivalent ng T1 mo is 8 Newton. So para makuha mo si T1y, dahil opposite side to, sine. So ang kalalabasan nun, para makuha mo yung opposite side na T1y na to, that will be equal to 8 sine ng 30 degree. Okay? So kaya 8 sine 30 degree yan. Plus ng T2 mo, that is equal to 20 Newton. Kasi sabi niya 20 Newton daw yung tension dito sa middle rope. Okay? Kaya naging plus 20. Tapos si T2y mo naman, kung mapapansin mo dito sa triangle na to ay opposite side 10. So kalalabasan niya para makuha mo si T2y, pag gumamit ka na sa katawa, that will be sine 60 degree is equal to T2y over T3y over T3. So ang kalalabasan ng T3y mo ay T3 sine ng 60 degree. So ang T3 mo ay 25 Newton, kaya naging 25 sine ng 60 degree minus ng weight. Okay? So para makuha natin si weight, tatanas mo sa kabilang side yun, dahil lahat ng summation ng forces ay equal to 0. So ito yung magiging equation niya. So ang weight mo will be equal to 8 sine 30 degree plus 20 plus 25 sine ng 60 degree, which will give you an answer of 45.651 Newton. Okay? So since ang hinahanap ay si mass, sabi natin ang weight is equal to mg. So para makuha mo si mass, you divide both sides by gravitational constant, that will be m is equal to weight over g. Okay? So ito yan. So yung weight mo na nakuha mo kanina, that is 45.651 Newton. So ito yon. So i-divide mo siya sa gravitational constant na 9.8, kasi MKS yung ginagamit nating unit. So that will be 9.8 meter per second squared. Okay? So lalabas sa sagot sa iyo doon ay 4.658 kilogram. Okay? So kaya kilogram ang kinalabas sa iyo, 'di ba? Sabi natin sa Newton's law of motion, ng Newton is equal to kilogram, okay, times meter per second squared. Okay? So kaya makaka-cancel out yung meter per second squared na yan, ang matitirang unit ay kilogram. So kaya ang kinalabasan na unit ay kilogram. Okay? So ang sagot doon ay 4.658 kilogram. Okay? Okay, let us discuss about torque. Ang definition nito, it is an influence which tends to change the rotational motion of an object. So, para mas madali mong siya maintindihan, ang torque ay rotational force o twisting force na naramdaman ng isang object. Okay? So, let us say, meron kang yabi tubo at gusto mong luwagan itong tornilyo na to. Nag-apply ka ng pwersa. Okay? So, nung nag-apply ka ng pwersa dito sa material na ito, makakaramdam ng torque itong tornilyo na to, kasi nagkaroon ng twisting o rotation dito sa point na ito, at ang tawag mo doon ay torque. Okay? So ang symbol ng torque ay tau. Okay? Ito yun, small letter T. At ang formula niya ay equal sa force times the lever arm, or that is equal to FR sine P. Si R, that is the length of the material. Okay? So ito yan. So si tau, that is the torque, si F, that is the force, si L, that is the lever arm, at si R, that is the length of the material. Si lever arm, that is the perpendicular distance nun sa pwersa. Okay? So ang mga unit na ginagamit ng torque mo ay tatlo. So sa MKS, that is equal to Newton, okay, Newton meter. Sa CGS naman, that is dynes, okay,
guidelines. Okay. Centimeter. Okay. So, sa British naman, ang ginagamit niya ay pound, feet. Okay. So, tatlong unit ang ginagamit. So, sa MKS, Newton meter, sa CGS, that is dime centimeter, tapos sa British naman ay pound, feet. Okay? So, para maintindihan mo kung ano yung lever arm, let us say, itong figure na ito. Okay? So, dito magkakaroon ng torque kasi dito magkakaroon ng rotation. So, ito yung length ng material. So, that is your R. Tapos, nag-apply daw ng pwersa. Ito. That is F. Okay? So, hinila, pataas yung material na yun para itong point na to mag-rotate ng pa-counterclockwise. Okay? So, ang lever arm mo dyan, that is the perpendicular distance. Okay? So, ito yun. Kung mapapansin mo, ito yung perpendicular nun, dito nitong F na to. So, this is the perpendicular distance. But, para mas madali mo siyang makita, kuhanin natin yung ano, component nitong pwersa na ito. So, lumalabas na ang component ng F mo na yan ay ito. Okay? This is the vertical component and this is the horizontal component. Okay? So, wala tayong pakialam dyan kasi ang nagpapaikot o para magkaroon ng rotation dito ay itong vertical force na to na component nitong F na ito. So, kung mapapansin mo, kung ibababa ko yung pwersa na yan, ito siya. Okay? Yan yung F mo. Yung F, perpendicular F mo. So, ibig sabihin, ang lever arm mo ay yung perpendicular distance dito sa F na ito. At ito yun. Okay? Yan. Yan si L. And that's what you call the lever arm. Okay? At yung P na ginagamit na yan, ito yung angle na yun sa pagitan nito. Nung material at saka nung applied force na yun. So, that is the P. Yan yung P na gagamitin mo o yung angle na gagamitin mo dito sa formula na ito. Okay? Okay, let's answer some problem regarding this topic. So, sa problem number 5, determine the torque at point O shown in figure 5.6. So, ito yan. So, dito magkakaroon ng torque sa point O na to. May in-apply na pwersa, that is 500 Newton. And the length of the material is 0.6 meter and the angle is 20 degree. So, pinapahanap sa atin si torque dito sa point O. Okay? Okay, let's answer this problem. So, para makuha natin si torque, ang formula ay F times the lever arm. So, itong 500 Newton force na ito, ibababa natin dito. Okay? Kasi ang kailangan natin gamitin ay yung angle sa pagitan ng length ng material at saka ng applied force. So, ito yon. So, kung 20 degree yan, 70 degree ito. Okay? Ayan. Kaya siya 70 kasi 90 degree na ito. Sabi natin, sa right triangle, ang total angle ay 180 degree. So, 90 plus 20, that is 110, plus 70 degree, that is 180. Okay? So, para makuha natin si lever arm, that is the perpendicular distance dito sa applied force na to, which is the 500 Newton. So, ang perpendicular distance na ay ito. Itong guhit na to. Yan. Yan yung perpendicular dito sa pwersa na ito. So, that is your L. So, kung mapapansin mo, kung ito yung triangle na tinitignan mo, ang lever arm mo ay opposite side. Okay? So, ibig sabihin, ang gagamitin mo ay sine theta. Okay? Sine. Sine theta, that is sine 70 degree. Okay? Is equal to opposite, that is the lever arm, over the hypotenuse. Ang hypotenuse mo ay itong length ng material, which is 0.6. So, lalabas, ang lever arm mo ay equal sa 0.6 sine ng 70 degree. Okay? So, ito yan. L is equal to R sine P, which is 0.6 sine ng 70 degree. Ang lalabas na sagot sa'yo doon ay 0.564 meter. Okay? So, pwede mo nang gamitin yung formula ng torque, which is force times the lever arm. So, we substitute the data. Ang applied force mo is 500 Newton. Ang nakuha mong lever arm, that is 0.564 meter, which will give you an answer na 281.91 Newton meter. Okay? Or,
We could use the other formula ng torque, that is equal to Fr sine P. So, ibig sabihin si F, that is 500 Newton, yung length ng material, that is 0.6 sine ng 70 degree. Kasi 70 degree yung angle sa pagitan ng material at saka ng applied force. So, ang lalabas din sa gusto yun doon ay 281.91 Newton meter. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. I hope may apply nyo ito sa mga ibang problem na sasagutan ninyo sa para sa topic na ito. So, see you again for another tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!